Speaking of Bamban, some residents of Bamban Tarlac come to the defense of Mayor Alice Guo amid issues on her background. Here's the report. Some residents of Barangay Virgen de los Remedios in Bamban Tarlac believe that their mayor is a real Filipino. This comes amid doubts on the background of Mayor Alice Guo. Ang mayora po namin, tunay na Pilipino. Dito po siya sa nakatira sa BDR. Mayroon po siyang farm doon. Doon na po siya lumaki. Nagkikipaglaro sa kapibayan, yung anak ng kapibayan namin doon. Doon sa bukid nila doon. Some of them defended Guo against the controversies being thrown at her. Sobrang bait niya. Wala naman po kaming nakitang pangit sa kanya. Puro maganda, sir. Kaya napapayak po kami. Kaya kung pwede lang po pumunta doon sa Manila para maano namin, kukunin namin pa para tulungan namin siya. The Comelec has submitted to Senate a copy of her Certificate of Candidacy back in 2022. This is part of the investigation into Guo's alleged link to POGOS. Senator Riz Ontiveros earlier pointed out that Guo only became a registered voter in 2021, a year before the election. The lawmaker also questioned why Guo's birth registration was 17 years late. The Comelec says no one questioned the mayor's COC 2 years ago. Sa Certificate of Candidacy, may declaration doon, I am a citizen of the Philippines. Kung mapapatunayan na hindi naman pala talaga siya Filipino citizen, ay siya po ay pwedeng maging liable o makasuhan ng perjury. Pero again, hindi po nire-require ng ating batas na magsasubmit ng dagdag na dokumento para lang patunayan na ikaw ay of age, wala pong birth certificate requirement, para lang patunayan na ikaw ay Filipino citizen. In one of her campaign speeches, Mayor Guo introduced herself as Filipino-Chinese. The Bureau of Immigration, for its part, says they are ready to submit Guo's travel records. In a text message, the mayor says she doesn't want to provide further statement as advised by her lawyer. Diba, when they're looking into her PSA, kasi late registration nga, di ba? So, ang gusto nila tignan ngayon yung civil registrar. Kasi usually, pag mayroon kang PSA, may naka-attach sa civil register copies mo ng kahit late registration ka, yung birth certificate ng parents mo. Kasi doon nakalagay sa birth naman niya, kahit date registration, sino yung mommy at daddy niya, di ba? Father and mother. Tapos usually daw, ang process is may naka-attach birth ng mother and father. So doon makikita yung lineage ni Mayor Guo kung ano nga citizenship ng father at mother niya. If they check the registrar's office, yung mga documents niya. Ayun. Pero yun nga, sinasabi din ng mga ibang resident na o residente dyan, no? Particularly merong na-interview na barangay official somewhere in Barangay Virgen de los Remedios. Sabi niya, nakita daw nga niya itong si Mayor Guo at that time, noong 2005. And in 2006, he was able to talk to her pa regarding issue ng property. Yun ang sinasabi nila na, kumbaga parang witness siya na nandoon talaga noon pa. Supposedly, itong si Mayor Guo. Kasi nagiging issue lang kasi yung the POGO was yung naka-raided property niya, 'di ba? Supposedly alleged yes. Property niya. Tapos in circumstances na she's of Chinese descent. Plus late registration, nag-register ka as a voter 2021. So prior to that, never ka bumoto. Supposedly, 'di ba? Never ka bumoto and yet tatakbo ka the year after. Exactly. So, ang daming circumstances. Tapos, hindi niya maalala sino nang panganak sa kanya. Oo. Ang daming... Tsaka yung sa ano niya, kaya nagiging meme din eh, yung sa educational background niya. Yes. Homeschooled all throughout, pero hindi niya alam yung... yung institution na accredited. Accredited institution. Because ang homeschool, hindi mo pwedeng homeschool lang kasi yung may student number ka niyan yes. eh. So, you can go into college if you have that accredited provider, nasasabihin nila, oo, kinompleto niya yung required number of grade or units. Mga requirements. Para makatapos ng all the way up to senior high school. Kaya nagkakaroon ng ano doon eh, parang loophole. Loophole. Kumbaga. Tapos doon nga, doon sa na-raid na POGO hub, doon sa Bamban Tarlac.
eh, aside dun sa may pangalan siya dun, di ba, yung property. Yes. Eh, nakita din daw may electricity bill na under her name. Mm. Tapos, merong kotse na nandoon din na under her name. In her defense, sabi niya, yung electricity bill, sabi niya, siguro hindi pa napalitan. Hindi na-transfer. Which is, well, in fairness naman, pwede rin. That's possible. Yeah. Diba? Dun sa kotse, sabi niya, ganun din. Matagal ko nang bininta yun. Hindi ko alam bakit hindi pa napalitan yung pangalan. That's her defense. Oh, usually doon kasi, sa issue na yun. Usually kasi, ang daming nangyayari, when you sell a car, yung bibili, pag hindi pa naman paso yung rehistro, hindi pa niya chine-change name, it's because... siguro natatagal ng isang tao sa to go through the process of changing the name. Mm-hmm. So hihintay na lang niya bago mag-lapse yung rehistro ng kotse, doon na lang niya i-change name. It happens a lot naman. I've seen instances like that. So in all fairness, baka yun na nangyari dito yung kay Mayor. But ang daming circumstances kasi na kailangan tignan nila. Plus yung tensions pa with the West Philippines. Yan nagkataon. She's housing. Connect na yun, she's housing an illegal pogo, tapos wala siyang background na maipakita. Allegedly housing. Allegedly, yeah. And then, meron pa tayong magiging issue na may mga supposed sleeper cells in certain other provinces, di ba? Like in Cagayan, they're looking at that. We just have to be careful nga lang dahil baka sabihin nga xenophobia yung nangyayari. That's why I said the word supposed. Yes, I know. I'm not accusing you.